Hello class, let's take a look at this illustration on standard costing. Okay, so medyo mahaba-haba ito. At kung makikita po ninyo yung ating listahan dito, pagkadami-dami. Alright, sabog pa, no? Sabog yung ating mga hinahanap from material, biglang tatawid ng standard quantity, pupunta ng standard cost, babalik ng actual quantity of materials used, so on and so forth. So para magkaroon ito ng maging organized po tayo dito. O sa mga estudyante ko, no, familiar kayo dito, may pasilip na tayo na solusyon na nandito sa kaliwa. So I suggest if medyo nahihirapan ka sa standard costing at sa pag-identify ng mga variances, so you can use this template para meron kayong guide. Okay? So this is the problem. And this is about Michigan Company. And Michigan Company has made the following information available for its production facility for the month of June. Oh, by the way, I am reading this for the reference of the others, no, that may be watching this video, this illustration, but it's not my actual student. Because if you are my actual student, you have this problem. No? I gave you a copy of this problem. Fixed overhead was estimated at 19,000 machine hours. Please take note of the details. For the production cycle, ang actual machine hours for the period is 18,900. Machine hours ito ha. So please take note kung ano yung mga amounts na ito. Peso or dollar value ba ito? Per piece, per hour, or machine hours, or kung ano pa man ito, or units. And for this actual machine hours na 18,900, it was able to generate 3,900 units products. Okay. Now, dito makikita ninyo yung mga given. The materials purchased, 80,000 pieces. Okay. Nagkakahalaga ito ng magkano? 314,000. Dito sa pahapyaw, sa pasilip na solution, may makikita kayo dyan na dalawang kulay. Okay? Etong, anong kulay ito? Khaki or orange? Or hindi siya orange eh. Sabihin na natin na khaki to brown. Ibig sabihin, kapag hinighlight ko po ito, given siya sa problem. So for example, yung material cost natin, yung binili natin, na 80,000 pieces, ito yun, because that represents your actual quantity purchased. Okay? Nagkakahalaga yun ng 314,000. Now, winarkback lang natin ito, na 3.93 kasi that is the value per piece. Kung 80,000 yung $314, so ibig sabihin, $3.93 yan per piece. Pero I think dito naman sa mga tinatanong, hindi naman po yan kasama. Nilagay lang natin for reference. Okay, just in case. Okay. Your material quantity variance is 6,400 unfavorable. Now, unlike other questions that we are trying to find or identify some variances, ito given. Ibig nito sabihin, merong ibang hinahanap, no? Iba yung tinatanong. The machine hours used is 18,900 as given here, no? Ang variable overhead spending variance mo is $50 unfavorable. Given din yung isang VOHSV. Your actual fixed overhead is $60,000. At etong actual fixed overhead, makikita mo yan dito. Okay, may kulay tayo dito. Actual labor cost, $40,120. Ito yun, For the... Itong part sa computation ng labor variance, I don't know if you can see kung malabo yung mata ninyo, but I hope, yes, you can see it. Actual labor hours, 5,900. So nilagay din natin dito because that represents your actual quantity. But itong quantity na ito is in terms of the hours used. Okay, o winark back ko lang din, 6.80 yung ating price, yung rate no per hour. Alright? So that's that's it. That's it, no? For hanggang sa portion na ito. Now, additional information provides us with the standard costs.
for direct material, labor, overhead, and now overhead, variable, and fixed. Ang sinasabi dito, class, is that 20 pieces ang standard natin at kada piece ay nagkakahalaga ng $4. Okay? For the direct labor, ang standard natin is 1.5 hours, no? Nagkakahalaga kada oras ng 6. Okay? Sa variable overhead, okay, na in-apply based on a machine hour basis, no? 4.8 hours ang kinakailangan at nagkakahalagang isang oras ng $2.5. At pagdating din sa fixed overhead na apply din on a machine hour basis, 4.8 naman yan, ang nagkakahalaga naman ito ng $3. Okay? So, oh, hinahanap, no? MPPV, Material Purchase Price Variance, Standard Quantity Allowed for Material, Total Standard Cost of Material Allowed, Actual Quantity of Material Used. O, tulungan ninyo ako, pakipost nitong ating video, pakibasa nitong hinahanap natin. Okay? Now, better, before getting, ano, before going to the solution sa aking explanation, sagutan muna ninyo ito. The biggest. Ito na naman ako sa ano eh. Nahirapan na naman akong gumamit ng words. Magsalita. Hanapin natin, ano no, ilatag natin ito ng buo. Material, labor, overhead variances. Actual, then your, ano no, hybrid. Or pagdating sa ating mga overhead, your ano no, budget. And then your standard. Okay? Now, ang mga nakakulay blue dito sa kanan, class, ito na yung ating mga solusyon. Or ito yung mga sagot dito sa A to P. Okay? Assuming, class, okay na kayo, na-solve na po ninyo ito, papakita ko na sa inyo yung ating solusyon. Okay? Para makita po ninyo kung tama ang mga sagot ninyo or nagkamali kayo dyan. Okay? Move ko na ha. And this is our computation, our solution. We have, dito muna tayo. Para hindi magulo at tumatalon-talon tayo kung saan-saan, hindi naman tayo mga ano no, grasshopper, mga tipaklong, edi ang sagutin natin is per type of variance. So dito muna tayo sa material bago tayo mag-proceed sa labor and then overhead. Okay, variable and fixed components. Okay, so meron naman tayong guide dito sa mga, may mga kulay naman ito eh. Para makita ninyo ano yung mga sinas, ano yung mga sagot. Okay, at anong reference dito sa question. O, class, given. Given yung ating actual, no? Actual material purchase. 314. Okay? Ang standard price natin based doon sa problem ay $4. Okay. Now, since available, class, yung ating actual quantity based on the purchase, no? So, ipa-plot lang naman natin, ilalatag lang naman natin yan. So that, makukompute natin ito, magkano, yung nasa gitna. For yung standard price, ilan yung actual quantities? 80,000 units. E di 4 times 80, we will get 320,000. And so, we will then compare 320,000 versus doon sa actual cost, no, na 314. O, nakamura or napamahal. O, di ba? Sa aking guide, kung mas maliit yung nasa kaliwa, pag kinompare natin sa nasa kanan, that is favorable. Or kung gamitin ninyo yung Excel at negative ito, kasi ito muna, 314 minus 320, ang kakalabasan ay negative 6. Pag negative yan, favorable yan. Pag positive, unfavorable. Pero careful kayo kung ano yung ginagamit ninyo. Kasi baka mamaya sa pag-solve ninyo dito ang lumabas ano 6,000 kasi 6,000 positive kasi ang ginawa ninyo 320 minus 314 magiging positive 'yon pero hindi ibig sabihin na unfavorable 'yon kasi dito no sa aking mga estudyante kasi ano para sa mga nanonood uunahin ninyo ito gamitin na amount sa kaninyo ibawas itong nasa gitna. Ganito din naman, kung hybrid versus standard ka,
gamitin mo muna itong makukumpute mo dito bago mo ito ibawas. Para kung negative ang kinalabasan, ibig sabihin favorable. Pag positive, unfavorable. Okay? So dito, nakamura tayo, 314. Eh, based on standard price, it should be 320. So, it would be an advantage to us. So that is a favorable variance. At ang tawag natin dyan is the material price variance or the material purchase price variance. Okay? So that is the answer for letter A. Oh, now, next, what do we do? Oh, letter B daw, no? Okay, standard. Okay, standard cost. Oh, ngayon ko lang napansin na ang kakasunod naman pala sila. A, B, C, D, E, F, G, H. Kasi nung sinusolve ko ito, parang magkakahiwalay eh. Ngayon ko lang napansin na dikit-dikit naman pala. Oh, letter B, standard quantity allowed daw for materials. Oh, ang sagot natin dyan ay eto, no? Eto class actually. Kaso may ibang kulay lang ano? Kasi given naman siya. How? Paano siya naging given? O balikan lang natin ano? Kasi kung makikita ninyo dito, 3, 9 times 20. E paano ba natin yan kinompute? Yung 3,900 times 20, 3,900 units kasi. Okay? Ang standard natin is 20 pieces. Okay, so 3,900 units, 20 pieces. Okay, so that is our answer here, no? 28. Can you follow? Teka sir, sandali, hindi ko mag-gets. Why? Well, let's see. Bakit? Kasi class, titignan ninyo ito. Ang standard cost natin, 20 pieces, 4. Okay, ang sinasabi dito sa isang units, no? Para makabuo tayo ng isang unit, kinakailangan natin ng 20 pieces. Yung pieces dito, hindi ito yung units ha. Hindi ito yung gawa na out of the 3,900. Ang material mo para makagawa ng isang unit, kinakailangan mo ng 20 pieces. Eh yung isang piraso nagkakahalaga ng $4. Kaya dito class, no? Ang $4 natin ay ito. Okay? So ito, pag titignan ninyo yung formula, okay, that is 20 pieces times 3,900 units. Kasi yun yung ano no, bubuuhin natin. So therefore, the answer is 78,000. O, palitan lang natin ng kulay kasi actually hindi naman ito ano no, given talaga. We have to compute. Okay? So the answer is letter B. The amount is 78,000. Standard quantity allowed for material. Okay? We will be basing it on how much will we generate, no? 3,900. So, based on standard units, 20 pieces per unit, standard are 4. So, yun po ano ang ating basis chart. O letter C, total standard cost daw ng material allowed, eh multiply natin itong 4 times 78, we will get 312. Yun lamang yun. Ano? But crucial yung sagot natin sa B para makuha natin ng tama yung letter C na 312,000. Okay? So that is the total standard cost of material allowed. Now, sa letter D naman, ang tinatanong is actual quantity of material used. Actual quantity of material na ginamit. E paano natin yun masusolve? Plus, tandaan po ninyo, ano, different yung purchased, yung units purchased sa units used. So dito, no, magkaiba yun. O, eto. Given yung ating unfavorable material quantity variance, etong MQV. Pero hindi natin ito gagamitin. Kasi etong standard natin dito, nakabase doon sa quantity purchased. Sa material quantity variance, ang kino-compare natin dito, yung actual used. Magkaiba yung units purchased no, sa units used. Kasi kung mag-journal entry tayo, yung units purchased mo, debit sa raw materials. Yung units used mo,
O credit sa raw materials inventory, ide-debit natin saan? Sa WIP inventory. So maaring may maiwan at yung maiwan na yon, okay, yung difference ng gamit sa binili, that is your ending inventory ng raw materials. Okay? So dito given 6,400. Okay? Oh, what do we do next? O syempre tawag nito, we have, okay, we have your standard. Okay, yung standard natin is magkano? 312,000. Now, let's compare it. Kung meron tayo dito ang ano, no? Actual quantity. Okay? Actual quantity. Ano ba yan? Material quantity variance na 6,400. Unfavorable. Ibig nito sabihin, mas malaki ito ng 6,400 compared sa ating standard. Okay? Now, yung standard natin is magkano? Pwede 312,000 times 6,400, that is 318,400. Okay? So, 318,400 yung ating total cost dito na nasa gitna. Yung standard price times actual quantity. Pero ito, actual quantity used. Okay? Now, actual quantity used mo, o paano ito? Yung actual quantity used mo is given, ito yung hinahanap. Pero given yung ating standard, standard price. Sorry, medyo naghang ako ng konti. May iniisip kasi ako . So, nadidistract tuloy ako. O, 318,400. I-divide natin ito by 4. Makukuha natin yung answer sa letter D. That is the actual quantity of material used. Okay? So, that is letter D. Okay. Now, let's proceed naman sa labor variance. Dito sa labor variance, ano ang mga given? O, given yung 5,900. Ito yun, kita dito. Balikan lang natin, ha. Yung labor, yung actual labor hours is 5,900. Given yung actual labor cost na 40,120. Okay? O, dahil 5,900 ito, plot din natin siya, 5,900. Tapos, given yung standard price na $6, ilagay natin dito. Tama ba, $6? It refers to your direct labor. Okay? O, dito naman, $6, plot din natin ito, kasi given yan. Etong nasa gitna, no, we can compute kasi available itong dalawang info. So, 6 times 5,900, we will get 35,400. Okay? Dahil given yung 40,120, let's compare, we get the difference of 4,720. That will be unfavorable kasi yung actual na payroll, okay, ito yung payroll natin, pasahod, 40,120. Eh, kung gagamitin natin yung standard price, 35,400 lang yun. So, there is an unfavorable variance, which is your labor rate variance, no? Of how much? 4,720, and that is your answer for letter E, labor rate variance. Okay, now, letter F, standard hours allowed for labor. Oh, standard hours allowed. Ito yung nandirito, ano? Ito yon na 5,850. Pero papaano natin malalaman na 5,850 yan? Ano bang standard hours natin? For the direct labor, 1.5 hours. O, Michigan standard cost, di ba? 1.5 hours yung standard. Ilang units yung pre-produce natin? 3,900. E di, ayun class, no? Multiply lang natin siya. 3,900. Okay? So, eto po yon. Then, letter G, total standard cost of labor allowed. Okay? Total standard cost of labor allowed. Magkano? 35,100, mumultiply lang natin ito. 6 given, tapos na-compute na natin ito from letter F. So, the answer is 35,100 to answer magkano yung standard cost ng labor. O, standard price times standard quantity. Okay, nasusundan?
I hope you can follow, ha? Now, letter, ano na tayo? H. Anong tinatanong sa letter H? Labor efficiency variance. We simply compare yung na-compute natin sa gitna na 35,400. Compare natin sa 35,100. Mas malaki yung nasa kaliwa. Di pag ito, minus mo dito sa kanan, positive yan. Kasi mas malaki yung nasa kaliwa. That is an unfavorable variance. That is your labor efficiency variance of 300. Okay? So, tapos na tayo dito sa labor variance. Okay? So, yun class, ano? That's it for the labor variance. Now, let's proceed. Okay? O kanina, kaya ako naghahang kasi may iniisip ako dito, ano? At binabalikan ko kung tama yung aking explanation habang nag-explain ako dito sa labor variance. So, tama naman pala. Okay. But in case you have questions, ano, especially dito sa material quantity variance computation, kung bakit yung 312 yung ginamit natin, yung nandito sa taas. Okay? Samantalang ito, based on the actual, ano, no? Actual units na ginamit. Okay, please let me know kung sakaling meron kayong confusion dito. But then, class, your right side should be based on the standard. Kasi yung standard natin na 312 dito, ano, is your $4 times 20 materials, no? Yun yung kinakailangan natin sa paggawa ng 3,900 units. Kaya dito, ito yung ginamit natin sa taas. Hindi dito based sa kung ano man yung akala natin, ano, na amounts dito, na based on 79,600 yung units used. Okay? Sige. Baka lang kasi ang gawin ninyo, i-consider ninyo itong 79,600 sa pagkukompute ninyo ng standard quantity. Hindi po, ano, based tayo doon sa actual. Pag ito yung ginamit mo, tapos dito mo din yung ilalagay, wala kang variance kasi 79,600 din dito. Okay? Just in case lang, ha, na merong nalilito dito sa pag-compute, binalikan ko lang yung material quantity variance kasi ito yung umaagaw ng attention ko kanina habang nag-explain ako. Kaya may mga silent moments tuloy ako. Okay. Sige. Back to ano na tayo? Back to variance analysis. Dito na tayo sa variable overhead. Sa variable overhead, given yung ating standard price, given yung ating actual quantity. Okay? Kulayan ko lang din ito kasi hindi natin nakulayan. Ayan. So, just to check, ha, 18,900, that is your, ito, no, given sa problem, yung ating actual machine hours. Based naman tayo kasi yung overhead natin on the basis of machine hour, applied on machine hours. So, ito yun, 18,900. Now, 2.5 or $250, ito yung ating standard for variable overhead. Ito, given. Okay? So, ano pa? Ano pang given? Given yung ating variable overhead spending variance. 50. Ito yun, class, no? What else? Meron pa ba? Dito, wala na, no? Kinulayan ko na lahat. So una, sagutan natin yung I, letter I. Actual variable overhead incurred. Okay, actual variable overhead incurred is ito, itong total na ito. Paano natin ito i-compute based on this available info? Given yung standard price mo, given yung actual quantity, given yung spending variance mo, then let's work. Mag-work back tayo. 250 times 18,900, ang kakalabasan ay 47,250. Tapos, dahil 50 yung unfavorable variance, edi i-add natin yun. 47,250 plus 50, ito yung nasa kaliwa mo. No? Yung actual cost natin, actual variable overhead incurred, okay, that is 47,300. Okay? Please take note, ha, kung meron tayong variable overhead control account, ang dinidebit natin is based on cost, based on actual incurred cost. Ang kinikredit natin is based on applied cost. Okay?
So that's the answer, no, for letter I, actual variable overhead incurred. Sa letter J, ang tinatanong ay standard machine hours allowed. And as you can see here in this solution, the answer is 18,720. And how do we do that? How do we arrive at this amount? Okay, 18,720, makikita mo sa solution, 4.8 times 39. Bakit? Ang standard natin class is 4.8. Ilan ba yung ipoproduce natin? 39. So, yun yung ating standard cost. 4.8 hours, can you follow? Times 39. So, that is your standard quantity, no? Or ang tawag natin dito, standard machine hours allowed. Multiply natin sa standard price, standard rate, na 250. Ito yun. Huh? So, letter, ano no? Ang sagot natin after that is 46,800. That is your standard cost. But the question here on letter J is the standard machine hours. So that, kung makikita ninyo, yung may kulay ay etong 18,720. But the standard cost for the variable overhead is 46,800. Okay? And that now will answer, will lead us to answer letter K, variable overhead efficiency variance. Kasi given itong nasa gitna, 47,250, compare natin sa 46,800, magkano difference nun? 450. O class, you should have a calculator ha. Or at least by now, nasagutan na ninyo, may comparison na lang tayo. Okay? Oh, so, it is unfavorable. That is why for letter K, the answer is 450 unfavorable variance. Variable overhead efficiency variance. Okay? Oh, so, we are done now with variable overhead variance. Let's move on dito sa fixed overhead variance. Okay? Ah, dito, no? Given yung actual cost, 60,000. Balikan ko lang, eto yung class, no? Tapos, wala nang iba. Wala nang iba. O, etong same amount dito, no, na pick up natin from letter J. O, now, what do we do first? Ano pa ang mga makikita natin? At tingnan nga natin, baka may hindi lang ako nakulayan. May 19,000 dito, no, fixed overhead estimate, no? Sorry. At eto nga pala. We have to, ano dito? We have another given sa problem. Eto. 19,000. Ito yung fixed overhead estimate natin ha. Fixed overhead was estimated at 19,000 machine hours. Yan yung budget mo. Okay? Iba yung budget sa ating standard. Kaya meron tayo dito ang term na budget. Etong nasa gitna mo is budget. Samantalang dito makikita ninyo hybrid. No? So, ang focus kasi pagdating sa variance sa overhead no, is the budget yung nasa gitna. So, 19,000 yung ating yung AQ natin, ano, but that is the budget quantity or budget machine hours allowed. O yung standard mo, given din pala, hindi ko rin nakulayan. Okay? So, $3 given. Ito yun, no? O, balikan lang natin para nakikita ninyo. Fixed overhead applied on machine hours basis, $3. So, ito yun. Okay? O, di makukumpute na natin letter L. Okay? Anong tinatanong sa letter L? Budgeted fixed overhead cost. O yung budgeted fixed overhead cost natin is yung nasa gitna. Using the standard price, no, mumultiply natin doon sa budget. So, 3 times 19,000, we will get 57,000. Okay? That is the answer for letter A. Ah, letter L. This is expressed in dollar, ha? Hindi yan units or whatsoever. Okay? O, letter M. Applied fixed overhead. O, tandaan ninyo, sabi ko nga kanina, kung may control account tayo, yung applied natin is etong nasa right side. Okay? Kung ano man yung standard. Kasi sa standard costing, yung applied natin is etong nasa kanan. Kasi di ba, sa normal costing, actual yung ano natin, materials at saka yung ating ano, tawag nito, labor, pero gumagamit tayo ng predetermined overhead rate. Yun yung ina-applied. Ina-apply. So dito, yung ating applied is yung nasa kanan. So, given yung standard price, tapos meron tayong standard quantity na 18,720. Parehas lang naman yan sa ginawa natin sa variable overhead variance. No? Itong nasa kanan na nasa taas. Multiply lang natin yung 4.8 which is
Ano nga ulit yung 4.8? Yun yung hours na kinakailangan natin, no? Parehas lang naman kasi sila. Magiging magkaiba yan kung magkaiba yung ating ano dito, hours per unit. Okay? Eh dahil magkapareha sila, di 4.8 times 3, 9 din ito. Okay? So, 18,720 multiply natin ng $3. Ang ating letter M answer is 56,160. Nag-debit ako ng fixed overhead control account, 60,000. Credit various entries, no? Expenses or cash or liability or kung ano man. Pag-applied natin, no? Credit natin yung manufacturing overhead control account, dinebit natin yung WIP sa halagang 56,160. O hindi na natin ito papansinin kasi basically, ang i-entryhan natin is yung mga favorable and unfavorable variances. Nagkataon dito, parehas itong unfavorable variance. Okay? So, papaano yon, no? Dinebit na, i-debit para i-close natin, no? I-debit din natin yung ano, tawag nito. I-debit natin yung balikan ninyo ano? Nawawala ako sa aking ano. Tuliro si Sarah. No? Anyway, eto, i-entryhan natin ito. Okay? Sige. So, ayan. Ano na nga? Nasa na nga tayo? Letter M. Ito yung answer. 56,160. O, letter N. Magkano daw yung fixed overhead spending variance? O, the answer is 3,000 unfavorable. Given yung 60. Tapos, L natin ito, no? Tama, di ba? Letter L. O, compare natin. E di 3,000. Mas malaki yung 60 sa 57. Mali pa yung napipindot ko. So, ang answer for letter N, fixed overhead spending variance is 3,000. Okay? And then, sa letter O, volume variance, edi 57 compared sa 56,160. O, mas malaki yung nasa kaliwa na 57. Kaya meron tayong 840 unfavorable and that is your volume variance. Or fixed overhead volume variance. E tandaan ninyo class, yung volume variance naman natin ay nasaan? Nasa fix. Kasi ito, efficiency variance. Etong dalawa, spending variance. Now, to answer letter P, yung total overhead variance, edi i-add lang natin yung mga iba't ibang klase ng ano, no? Overhead variance. Variable overhead spending variance, 50. Variable overhead efficiency variance, 450. Fixed overhead spending variance 3K and fixed overhead volume variance 840 for a total of 4,340 unfavorable overhead variance. Okay? So, yan class ano? Napagod ba kayo? Alright, sige. So, I hope nasundan ninyo ito class. Please let me know ha if you have any questions. O, balikan ko yung gumugulo na naman sa isip ko bakit ako tuliro kanina. O, yung journal entries, baka sabihin ninyo, palusot lang yun ni sir para lang maiwasan nyo na hindi masagutan ano yung entry sa unfavorable or kaya mga favorable. O, diba, sabi ko sa inyo, pag unfavorable, consider as a debit, as a loss. O, ang credit natin is yung control account. Kasi pag i-close na natin yung ano, pag i-close na natin yung variance, okay? O di i-close natin yung i-apply natin sa actual sa control account natin. So may debit tayo dito. Okay? Eh meron kang unfavorable, meron kang unfavorable. So credit natin ito no sa ating manufacturing overhead control account na fixed overhead 56,160. Magkano yung matitira? O etong dalawa, 3,840. Eh para matanggal ito, debit natin itong variance na 3,840, of course, individually, and then i-credit natin yung manufacturing overhead control account, yung fixed overhead control. Okay, ayan ha. Tapos na tayo sa pagiging tolero. Ano, iniisip ko kung ano ang tamang sagot doon. Yung ating ano, guide dyan. Okay, sige. I hope no, nakatulong ito sa inyo, class, para masagutan ito. And sana hindi kayo nabagot, no? Inantok sa pagsagot nito. Okay, at sa pakikinig sa aking solution. So hanggang dito muna tayo. Maraming salamat. I'll see you around soon. Bye-bye.